umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ibang iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang doong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, sabisyong totoo ang nalala. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Igan, tatlo ang arestado sa Maynila dahil sa pamimiki umano ng vaccination card. May unang balita si Darling Kai. Sa maraming lugar gaya ng mga palengke, restaurant, mall, pati sa ilang trabaho, required na ngayon magpakita ng vaccination card bago ka makapasok. Kaya nagsusulputan din ang mga namimeke ng vaccination card gaya rito sa Quiapo, Maynila. Sa halagang 150 pesos at sa loob lang ng 5 minuto, magkaka-vaccination card ka kahit paraw di ka bakunado. Nakatanggap tayo ng isang SMS, concerned citizen, na sinasabi na marami daw dito nagkalat dito sa bandang Globo de Oro, mga namimeke ng mga vaccination card. Nag-form ako ng team, so yung isang pulis ko, nag-civilian, nagpanggap na siya yung magpapagawa ng vaccination card. Nang makapagpagawa raw ng peking vaccination card ng pulis, doon ay inaresto ang may-ari na si Rafael Cayabyab, pati ng mga tauhan niyang sina Ricardo Lugto at Samil Asmadi. Ang modus nila, ito nga, may mga runner sila. Ngayon, pag medyo duda sila, hindi sila itatanggi nila, hindi sila sabihin na meron. Pero kung alam nila mga galing probinsya na parang inosente, na walang alam, iyon ang sinasamaan nila sa area sa paggawaan. Talagang nakuha raw ng mga namimeke ng vaccination ID yung itsura ng original na ini-issue ng Manila LGU. Kaya kapag ipresenta lang ng ganito ay mahirap makita kung peke o original ba yung vaccination card. Maliban na lang kung isa-scan yung QR code nito. Nakuha ng mga pulis ang tatlo pang peke umanong vaccination card na ipinagawa ng ilang customer. Ipoproseso pa raw ng mga otoridad ang mga nakumpiskang computer para makita kung gaano nakalawak ang kanilang operasyon at kung gaano nakarami ang kanilang naging parokyano. Mananagot daw sa batas ang mga namimeke, pati yung nagpapagawa ng pekeng vaccination card. Okay lang ho ba kung aabot po sa korte, doon na lang ho kami magsasalita. Sa court na lang po, ma'am. Salamat po. Ayon naman sa kaanak ng isa sa kanila, wala raw alam ang kapatid sa anumang illegal na gawain. Walang kaalam-alam yung kapatid ko na may mga ganun. Maharap sila sa reklamong falsification of public documents at paglabag sa Republic Act 11332. Yan ang unang balita sa Maynila, Darlene Kai. Buong puso para sa Pilipino. Masdan ang lalaking ito na nakasuot ng face mask at helmet sa labas ng isang milk tea and coffee shop sa Barangay Bay sa Quezon City. Matapos makapili ng o-orderin, dumukot ng 1,000 piso ang lalaki mula sa bag at inilapag ito sa counter. Kinuha ng cashier ang bayad at humanap ng panukli. Ang lalaki pumunta sa kanyang kasama na nasa motorsiklo at makikitang may kinuhang pera sa wallet. Bumalik ang lalaki sa counter para magbayad ng eksaktong 70 pesos. Ang cashier naman ibinalik ang 1,000 piso na naunang ibinayad ng lalaki. Agad na inilagay ng lalaki ang pera sa kanyang bag. Ilang segundo lang naglabas siya ng 100 piso at inilagay ito sa counter. Doon na nagtaka ang cashier. Bigla na lang inilabas sa lalaki ang 1,000 piso sa kanyang bag at kinuha rin ng 100 piso sa counter. Kwento ng cashier, nagmamadali na raw umalis ang lalaki at sinabing babalikan na lang ang kanyang order. Sabi ko sa kanya, 1,000 po yung binigay ko. Sabi niya, miss, hindi naman po ako manloloko, taga dyan lang ako. Gumanon po siya, taga dyan lang daw po siya. Then, sabi ko, 1,000 po talaga binigay ko. Then after that, yung may witness po na bata, sabi niya, kuya, nakita ko po yun. Pwede, sabi ng bata, nakita daw niya na pinalitan niyo po yun eh. Gumanon siya, ang bilis nga po eh. Sabi, gumanon yung bata. Isang working student ng cashier, kaya malaking bagay daw na naging alerto siya at hindi na biktima. Panawagan niya sa lalaking nagtangka manloko sa kanya. Kung ako man po yung nabiktima ninyo, malaki po yung babayaran ko. Eh, imbis na pambayad ko ng tuition ko yon, ibabayad ko pa dun sa na-short ko sana.
Sana po ano, sumuko ka na lang po and pagbayaran mo po yung mga kasalanan ginawa mo sa ibang tao. Naipagbigay alam na may-ari ang insidente sa barangay at pulisya. Nang ma-monitor daw niya ito sa CCTV, sinubukan pa niyang habulin ng lalaki pero hindi na inabutan. Sa panahon po ngayon, marami na po talaga yung manloloko. So hindi niyo na po talaga kilala, minsan maayos yung suot. Minsan hindi naman, pero the same thing, manloloko pa rin sila. So much better po na meron tayong mga protection sa store natin na kagaya ng CCTV. Ipinakita namin sa pulisya ang kuha ng CCTV. Ang ganitong modus, sinatawag daw na palit pera. Iniimbestiga na raw nila ang nangyaring insidente. Usually may kasama. Either get away nila, driver, or kasama niya rin na magdi-distract. Taga-agaw atensyon para yung focus mo mawala. So that's why malaking tulong tong CCTV. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Bumpuso, para sa Pilipino. Gustong papanagutin ng Senate Blue Ribbon Committee sina Pangulong Duterte at Health Secretary Francisco Duque III sa maanomalya o manong pagbili ng gobyerno ng medical supply sa kumpanyang Pharmaly nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dumepensa naman si Duque at handa raw siyang makipagtulungan sa imbestigasyon. Narito ang unang balita ni Mav Gonzalez. May pananagutan umano si Pangulong Rodrigo Duterte sa kwenisyong pagbili ng COVID supplies ng gobyerno sa kumpanyang Pharmaly. Yan ang konklusyon sa inilabas na partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa halip daw kasing tulungan ang Senadong imbestigahan ng issue, pinili ni Pangulong Duterte na i-discredit ang Commission on Audit, takutin ang Senado at mga senador at bawalang dumalo sa mga pagdinig ang mga opisyal ng ehekutibo. Trinaydor din daw ng Pangulo ang tiwala ng publiko dahil sa pag-appoint sa Chinese na si Michael Yang bilang presidential adviser at pagtanggap na isang korporasyong pag-aari ng isang pugante sa Taiwan at may kinalaman kay Yang ang nakakuha ng kontrata sa COVID supplies ng bansa. Betrayal of public trust din daw ang pag-discredit ng Pangulo sa COA at maging sa Senado na personal niyang inatake kahit na isang co-equal branch ng gobyerno, pati na ang paglabas ng illegal memorandum sa kanyang cabinet members na huwag dumalo sa hearing. At ang pagtangging habulin ang kanyang appointees na dumalo sa pagdinig sa kabila ng panawagan ng publiko at Senado para lumabas ang katotohanan. Ayon sa report, ang pinakamalaking tanong ay bakit ang bilis depensahan ng Pangulo ang mga taong malalapit sa kanya nang malink sila sa issue. Kasama sa mga inirekomenda ng komite na sampahan ng kasong kriminal sina Health Secretary Francisco Duque III. Pinakakasuhan din ang mga opisyal ng Procurement Service ng DBM kasama ang dating head nito na si USEC Lloyd Christopher Lau at ngayon Overall Deputy Ombudsman Warren Leong dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Crop Practices Act at Plunder Law. Sabi sa committee report, imbis na tiyaking available ang crucial supplies, inuna umano ng ilang tauhan ng gobyerno na kumita sa pagbili ng overpriced equipment. Hindi rin lusot sa iba't ibang kaso gaya ng estafa, perjury, falsification of documents, disobedience to summons, paglabag sa bayan ni Hantuhila as one act, revised corporation code, at Government Procurement Reform Act, ang ilang opisyal ng Pharmaly na sina Lincoln Ong, magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani, Crizel Mago at Wang Tsuyen. Ipinadedeport naman ng komite si Michael Yang at dalawa pang Chinong kasama sa Pharmaly na sina Lin Wei Xiong at Xin Jin Ke. Ayon sa abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun, wala raw legal o factual basis ang conclusion sa report. Hindi raw ito ginawa in aid of legislation kundi para sa re-election. Hinihintay raw ni Yang na hawakan ng isang anyay impartial investigation body ang kaso. Sabi naman ni Attorney Ferdy Topacio na abogado ng Pharmaly at ni Ong, paulit-ulit lang na paninira at walang basehan ang partial report ng anyay one-man kangaroo Blue Ribbon Committee ni Senador Richard Gordon. Hinamon ni Topacio si Gordon na tapusin na ito at hayaan na ang hudikatura kung saan may patas na pagkakataon daw ang mga kliyente niya. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Malacanang, ni Duque at ng iba pang opisyal na pinakakasuhan ng Blue Ribbon Committee. Yan ang unang balita. Mav Gonzalez, Buong Puso, para sa Pilipino. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, walang parte ang DOH sa naging procurement dahil nakatutok daw sila noon sa medical na aspeto ng pandemic response. Handa raw sila makipagtulungan sa anumang investigasyon dahil wala silang tinatago. Nauna nang inirekomenda ng House Committee on Good Government ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng Pharmaly Pharmaceutical at dalawang tauhan ng DBM Procurement Service. Ayon naman sa Department of Justice, kapag naendorso na ng dalawang komite ng Kongreso ang kanilang report sa DOJ at Ombudsman, magsasagawa sila agad ng preliminary evaluation.
Ngayon na po ang araw ng pagre-retiro ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Malilipat naman bilang Presiding Commissioner ng 2nd Division si Commissioner Marlon Casquejo. Kaya naniniwala si Guanzon na dapat i-raffle muli ang disqualification case laban kay Bongbong Marcos dahil mag-iiba na ang composition ng division na may hawak sa kaso. Narito ang unang balita ni Sandra Aguinaldo. Humarap si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Sinabi na raw niya kay Senate President Tito Soto ang pangalan ng senador na may kaugnayan umano sa pagkaantala ng desisyon sa consolidated disqualification case ni dating Senador Bongbong Marcos. I already informed Senate President Soto. Okay. So I'm just waiting for him to, you know, get back to me. We agreed to discuss this matter over the telephone. Okay. So let it be in the Senate. Okay. Where I have protection under privileged communication. Kinumpirma ni Soto na sinabi nga sa kanya ni Guanzon ang pangalan ng senador. Pero sabi ni Soto, hihintayin niya kung merong magfa-file ng reklamo laban sa naturang senador. Tsaka daw niya ito i-refer sa Ethics Committee. Di man niya pinangalanan, tila may mga clue na ibinigay si Guanzon tungkol sa naturang senador. Sabi niya sa padayam ng ANC, close daw ito kay Ferolino dahil nagkasama sila sa Davao. Diretsahan ding tinanong si Guanzon kung si Senador Bongo o Senator Bato de la Rosa ba raw ito. Parehong taga Davao ang dalawang senador, pero tumanggi si Guanzon na sagutin ang tanong. Ang kampo ni Go tumangging magkomento. Hinihinga namin ng reaksyon si De La Rosa pero sinabi niya na hindi naman daw niya pakiramdam na siya ang pinatutunguhan ni Guanzon. Si Guanzon ay magre-retiro na pero sabi niya hindi lang siya ang mawawala sa COMELEC First Division kundi pati si Commissioner Marlon Casquejo na magiging presiding commissioner daw ng Second Division. Ibig sabihin, si Commissioner Amy Ferolino na lang ang matitira sa First Division habang wala pa silang kapalit. Si Ferolino ang naatasang sumulat ng desisyon sa Marcos case na ayon kay Guanzon ay sinadyang patagalin para hindi umano sila makaboto ni Casquejo. It's not just my vote that's being defeated by our junior member. Both senior commissioners' votes, Casquejo, Commissioner Casquejo and my vote, are being defeated. Bukod kay Guanzon, dalawa pang commissioner ang magre-retire, kaya apat na commissioner na lang ang maiiwan sa COMELEC habang wala pang napipiling kapalit si Pangulong Duterte. Paniwala ni Guanzon, dahil sa retirement at pagbabago sa posisyon na ilang commissioner, dapat i-raffle uli ang Marcos disqualification case, imbis na manatili ito kay Ferolino bilang ponente o tagasulat ng desisyon. Because she already lost the privilege of writing a draft resolution while the two of us are in office. So since this is a different composition, so there will be different signatures, it should be re-raffled. Hinihingi namin ang panig ni Ferolino pero nauna na niyang sinabi na hindi raw niya pinatatagal ang desisyon dahil kailangan niya itong pag-aralan mabuti. Muling iginit ni Guanzon, makikinabang din umano si Marcos kung maagang madedesisyonan ang kaso. Sakali daw na madisqualify si Marcos ng Korte Suprema bago mag-eleksyon, pwede pa siyang palitan ang kandidatong kaapelyido niya at kapartido niya. Pero kung sakaling manalo daw si Marcos at kalaunan ay madisqualify, papalitan siya ng nanalo Vice President. I believe their grand design is for him to just run, finish the elections, hoping that he will really win without the Supreme Court yet ruling on his disqualification, and then hoping that, you know, the Supreme Court will also be slow in deciding it so that he can sit as president for, you know, a few years. The predicament of Marcos Jr. is that if Mayor Sara is elected, President Duterte is not going to allow him to hang on to Malacanang, even if the Supreme Court already decided with finality that he is disqualified. It's going to be a problem for him. Hininga namin ang reaksyon ng kampo ni Marcos pero sabi ng kanyang tagapagsalita,
hindi raw nararapat na sagutin pa ang payag ni Guanzon at mas mabuting hindi na lang ito pansinin. Nananatili daw silang nakafocus sa kagustuhang magsalita tungkol sa nation building at paghahatid ng mensahe ni Marcos kaugnay sa pagkakaisa ng bansa. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, Buong Puso para sa Pilipino. Rihanna's baby number one is on the way. Inanunsyo ng singer at fashion mogul na buntis siya sa first baby nila ng ni rapper A$AP Rocky. Naglabas ang celebrity couple ng baby bump photos nitong weekend sa New York. Dahil sa excitement ng maraming fans, mabilis nag-trend worldwide ang balita. Last year na isa publiko ni Rihanna at A$AP Rocky ang kanilang relasyon. Sa isang panayam sa GQ magazine, sinabi ni A$AP Rocky na si Rihanna ang the one at love of his life. Congratulations, dalawa. Bagay sila. Fair. Higang dumidiskarte na rin ang ilang negosyong kainan para kumita pa rin sa kabila ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Dumagdag pa nga rito ang LPG. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, anong ginawa ng mga nagtitinda? Igan, good morning. Umaaray na yung itang mga may-ari ng kainan na nakausap ko dito sa Quezon City dahil nga ang sumalubong sa kanila sa unang araw ng Pebrero kahapon ay ang big time price hike sa LPG. At kanya-kanya yung kanilang diskarte. May nagsabi, Igan, na yung iba daw ay mababawas daw sa serving ng kanilang ulam at mayroon din naman mapipilitan daw na magtaas ng kaunti ng presyo sa kanilang panda. Tatlong tangke raw ng LPG ang nauubos ng lugawan na ito sa Quezon City kada araw. 24 oras kasi silang bukas. Ayon sa nagtitinda, hindi pa raw nagtataas ng presyo ang supplier nila ng LPG dahil inuubos pa ang mga stock. Pero kapag nagtaas na, posibleng bagyang tumaas ang presyo ng kanilang paninda. Siguro po, baka ganun po, ang tataas din po kasi siyempre, business po yan, negosyo, kailangan din natin yan. Maaga rin nagluluto sa kainang ito ng iba't ibang putahe. Sabi na may-ari mapipilitan sila magtaas ng presyo ng kaunti dahil napakataas ng presyo ng LPG ngayon. Sir, napakalaki po. Kasi hindi lang po kami apektado doon, pati po yung mga customers namin. Kasi kung ganun po yung mangyayari, eh magtataas din po kami ng presyo. So lahat po apektado, hindi lang po kami. Ang karinderya namang ito sa Barangay Piñahan, iba ang diskarte. Binabawasan daw nila ng kaunti ang serving ng ulam kaysa magtaas ng presyo. Naiintindihan naman daw ito ng mga customer. Adjust na lang. Eh, lahat ng mga bilihin, tumaas. Dumagdag na naman itong gas na ito. O dagdag, pabigat na naman sa aming mga ano, sa mga nagkakarindirian. Kahapon, tumaas ng 4 pesos sa kada kilo ng LPG. Katumbas yan ng 44 pesos na dagdag kada tangke ng LPG na 11 kilogram. Samantala, Igan, balik dun sa isang karinderya dito sa Barangay Piñahan kung nasan tayo ngayon. Meron na mga lutong ulam dito. Nakikita ko, merong pork steak, merong adobo, merong pansit at merong pampinakbet. Ayon dun sa may-ari dito, eto daw mga ulam na ito ay nasa 12 to 15 na putahe daw yung kanilang niluluto kada araw. At kasya naman sa 3 hanggang 4 na araw yung 11 kilograms ng LPG. At pinapaliwanag naman nila doon sa mga customer nila yung konting adjustment doon sa serving ng ulam. Naiintindihan naman daw at wala rin naman daw magagawa dahil hindi lamang LPG yung tumataas yung presyo ngayon, halos lahat ng pangunahing bilihin. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, Buong Puso para sa Pilipinas. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. O mga puso, tulad nito nakaraang buwan ng Enero, ay posibleng isang bagyo ang pumasok o mabawa sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan at ito ay dahil sa epekto pa rin ng nangyayaring La Nina. Ayon sa PAGASA, kung magkaroon man tayo ng bagyo, eh karaniwan lumilisyan o nagre-recurve mga kapuso yung bagyo bago tumama dito sa ating bansa. Kaya yan ay dahil sa epekto ng amihan mga kapuso. Pero sa ngayon ha, wala po tayong namamata ang bagyo pero isang low pressure area o LPA ang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at kung titingnan natin itong wind forecast map, eh mababa yung chance na maging isang bagyo yan o kaya naman ay pumasok sa ating area of responsibility dahil dito sa forecast, eh makikita nyo, dadaan yan dito sa may Indonesia o south ng ating area of responsibility. At apektado ng nasabing LPA, yung trough o yung extension nito, yung hangin po yan, ang southeastern section ng Mindanao, nakakaapekto naman yung tail end ng frontal system dito sa may Bicol region o sa may eastern section ng Southern Luzon at hanging amihan patuloy na umiihip sa lalabing bahagi ng Luzon.
Ngayong umaga, maging handa sa mga pag-ula ng mga taga Bicol Region. May mga malalakas na ulan yan. Pero yan, makikita nyo dito sa may Aurora at Quezon, Mindoro, o dyan sa may Mimaropa at Cagayan Valley. May mga pag-ulan ka. Umaga pa lamang yan. Tuloy-tuloy yan hanggang sa hapon. Pero dyan sa Mindanao at Bisaya, sa umaga, walang ulan. Local thunderstorms sa ilang bahagi ng Mindanao, Caraga Region, Davao Region, dito sa may Bisaya, sa may Samar at Leyte Provinces. Pero mga kapuso, Bicol Region, malalakas ang ulan na pwedeng magdulot ng mga baha at landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila ngayong araw. Wala po tayong nakikitang kulay. At dahil sa amihan, delikado namang pumalawit yung mga maliliit na bangka dyan sa mga baybay ng Batanes, dyan sa may Babuyan Group of Islands, Camarines Provinces, maging sa may northern coast ng Isla ng Catanduanes. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Bagamat nasa alert level 2 na ang Metro Manila, apat na lokal na pamahalaan ang nananatiling mahigpit sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Ayon po kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benher Abalos, hindi otomatiko ang pag-aalis ng mga ordinansa sa Paranaque, Pasay, Quezon City at Pateros. Sa bagong executive order ng Pasay, pwede lamang lumabas ang mga hindi bakunado kapag essential ang lakad kahit alert level 2. Maglalabas din ang bagong EO ang Paranaque at Quezon City. Pag-aaralan pa ng Pateros kung maglalabas sila ng bagong ordinansa tungkol dito. Dilabas na ng Department of Health ang mga panuntunan para sa self-administered antigen test kits. Nirekomenda lang ito ng DOH sa mga symptomatic o individual na may sintomas ng COVID-19 sa loob ng 7 araw. Lalo na kung ang kapasidad ng RT-PCR ay limitado o hindi available. Gitna ng DOH, ang RT-PCR pa rin ang pangunahin at pinakamabisang paraan para sa COVID testing. Hindi naman inirekomenda ang self-test kit sa mga asymptomatic. Ikaw considerang COVID-19 positive ang mga individual na symptomatic, suspect, o probable COVID-19 cases, maging ang close contacts kapag nagpositibo ang resulta sa antigen test. Kapag positibo ang test result, dapat itong i-report sa Barangay Health Emergency Response Team o sa healthcare provider. Ang mga LGU at telemedicine providers naman na accredited ng DOH ay dapat magpatupad ng kanilang sariling sistema sa pagre-report. Ang mga ginamit na antigen test kits ay itinuturing na nakakahawa, kaya dapat itapon ito ng maayos. Dapat ito'y selyado, nakahiwalay sa ibang basura at may nakasulat na babala na ito'y nakahahawa. Nalambat ng mga pulis na most wanted ng Villarreal at Samar na may kasong murder. Halos 10 taon na raw itong nagtatago at natuntun ngayon sa Bulacan. May unang balita si Darlene Kay. Matapos ang halos 10 taong pagtatago, dito sa kanyang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan, natuntun at naaresto si Lerio Mugote. Siya ang number one most wanted ng Villarreal Samar. You are hereby commanded to arrest Lerio Mugote. Obsonar. Pinatay umano niya ang isang lalaking pinagselosan niya noon. Girlfriend pa lang girlfriend. Bali yung babae na yon, may crush na lalaki na pogi. Kasing edad niya during that time is 21 siguro sila. And then nagiinuman yung grupo na yon. Tapos napasyal siya doon sa lugar. According sa complainant naman, yung kuya niya, based sa autopsy report, nakatalikod nung sinaksak niya. Bali walang may treachery na ginamit, kaya pumasok sa murder. Matapos ang krimen, nagtago na raw ang suspect. Pumunta siya rito sa Maynila. At sa loob ng halos 10 taon, dito na namuhay, nagtrabaho at nagkapamilya. Nakapagtrabaho pa siya sa Cavite. Dito sa Pandacan, nagtrabaho siya actually. Pero walang nakakaalam na wanted pala siya. Pero nakatanggap daw ng tip ang mga pulis kung nasaan si Mugote. Sinusubaybayan na nga namin siya. Nung umuwi siya sa bahay nila, nung isang gabi, nasundan namin siya eh. Pinapicturan ko, tapos pinakonfirm ko sa local, sa mga pulis ng Samar. Nung makonfirm nila na ito na, kasi iba ng mukha eh, 10 years, di ba? Iba ng mukha niya, malaki na siya ngayon, mataba. Nung makonfirm, yun na, nag-effect arrest na tayo. Aminado ang suspect na siyang nakapatay sa biktima, pero hindi niya raw ito sinasadya. Sa silo siguro, nadala ako.
Dumaan yung lalaki na nagiinuman sila dalawa kasi dito sila sa harapan nagiinom. Tapos nagigib ako ng tubig nun. Nung nagbihis ako, pumunta ako dun sa barkada nila, dun sa kabila. Kabila nilang bahay. Kasi nagiinuman sila po dun sa kabila. Parang naliligaw ata yun sa girlfriend ko. Matapos mapatay, natakot daw siya kaya nagtago siya rito sa Maynila. Humingi po ako ng tawad kasi nagkamali po ako na nasaksak ko po sa yung kapatid niya. Simula nun, hindi naman po ako pinatulog nun. Yan ang unang balita sa Maynila, Darlene Kay. Buong puso para sa Pilipinas. Dalambad ng Bureau of Immigration at pulisya ang dalawang dayuhang pugante na nagtatago sa bansa. Ang mga suspect, nakakulimbat umano ng mahigit 100 milyong piso sa kanilang bansa. May unang balita si John Consulta. Bit-bit ang warrant of deportation, hinarang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at CIVG Cavite ang sasakyan ng dayuhang priority target sa isang exclusive subdivision sa Desmariñas, Cavite. Huli ang Korean fugitive na si Yu Yong-wi na matagal na raw pinaghahanap ng Korean Interpol dahil sa dami ng biktima nito sa kanilang bansa. Si Yu Yong-wi ay leader ng isang phone scam syndicate. Kabilang din siya sa sindikato na ang ibang miyembro nga ay nahuli na rin natin ng mga nakaraang buwan. Sila ay kumita na ng mahigit kumulang 115 million sa kanilang phone scam. Iniimbisigahan na ang kanyang mga kasama sa grupo na nag-ooperate sa bansa. Hindi na sila makakapambiktima and makaka-recruit Pilipino man o Korean para makasama sa ganitong klaseng modus. You have the right to remain silent. Anything you say may or will be used against you. Huli rin sa operasyon ng BIFSU ang babaeng Taiwanese fugitive. Noong una ay nagreklamo sa Bureau of Customs ang pugante dahil nabiktima raw ng love scam. Pero kinalaunan ay napag-alamang pinaghahanap din siya ng pulisya sa Taiwan. Sa pamamagitan ng pagpeke niya ng dokumento sa Taiwan ay kumita siya ng 119 milyon pesos sa kanyang biktima. Nakapit na sa BI facility sa Bikutan habang pinoproseso ang pagpapadeport sa mga dayuhang pugante. Sinisikap pang makuha ng pahayag ang dalawa. Yan ang unang balita. John Consulta, buong puso para sa Pilipino. Nahuli ka ang panuntok sa isang miyembro ng LGBTQ sa Naga, Camarines Sur habang isang buntis at isang taong gulang na bata ang sinakta naman ng kanilang kapitbahay. May unang balita si Veblen Reynes ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sa pool sa CCTV ang panununtok sa isang 26 anyos na miyembro ng LGBTQ community na si John Christian Mentor sa isang eskinita sa Barangay Peña Francia, Naga City sa Camarines Sur. Nakatayo si Mentor sa may gate ng isang bahay nang dumating ang kinakasama ng kanyang ina at bigla na lang nitong pinagsusuntok ang biktima bago dahan-dahang naglakad palayo ang suspect. Ayon kay Mentor, nagugat ito sa hindi nila pagkakaintindihan ng kanyang ina at kinampihan ito ng kinakasama nito, kaya nauwi sa pananakit sa kanya. Si Dua po nakaabang na duman sa kanto kang San Ramon. Si Mama po nakasuno sa motor. Abon-abon po, hinarang po ako ng motor. Di ko mapos yung dating para kaulay na maray. Dire-diretso na po ako sa loob. Hinabol niya pa po ako, duman niya na po ako tig-uragan. Samantala sa Barangay Calawag, Naga City naman, nagtamo ng sugat ang isang buntis at isang taong gulang na anak nito sa pananakit naman ng kanilang kapitbahay. Nagugat ito sa umano'y biro ng ama ng buntis na ikinapikon ng suspect. Doon na sumugod ang suspect kasama ang kanyang kapatid sa bahay ng mga biktima at sinuntok sa tiyan ang buntis habang tinadyakan naman ng kapatid dito ang bata. Suntok sa ako, dahil po ako makahiro, dahil po ako makulugon po nga niya. Nuntok niya po ko sa tulak. Handa naman ang biktimang sampahan ng kaso ang mga suspect na ngayon ay nasa kustudiya ng mga otoridad. So, nung una ayaw nilang umamin na ginawa nila yung krimen, yung panununtok dun sa tiyan ng buntis. Pero nung nalaman, nung pinamedical na natin tong babae, nagkaroon nga siya ng mga abrasions tsaka tama talaga dun sa may tiyan. Isa ka siya humihingi ng tawad. Ako si Veblen Reynes para sa GMA Regional TV. Mas mababa sa 10,000 na italang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon. Batay sa datos ng Department of Health, 9,493 ito. Pinakamababa sa nakalipas na 28 araw. Pumalo naman sa 176,053 ang active cases o mga nagpapagaling sa sakit.
Ikalawang sunod na araw na yan na mas mababa sa 200,000 ang cases. 24,210 ang dagdag sa mga gumaling, habang 51 ang mga bagong nasawi. 28.8% naman ang naitalang positivity rate. Ayon sa DOH, 10 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Tinalakay ng mga presidential at vice presidential aspirants sa election 2022 ang ilang issue tungkol sa infrastruktura, agrikultura, edukasyon at kalusugan sa kanilang pag-iikot. May unang balita sina Victoria Tulad, Ian Cruz at Salima Refran. Laking bagay. Kasi sila mismo. Pabor si Senator Ping Lacson sa mungkahing tanggalin na ang alert level system sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Lacson, mainam ito para matulungan ang ating ekonomiya. Tinukoy ni Lacson ang mga bansa sa Europa na hindi na raw tinuturing na pandemic ang COVID-19, kundi endemic. Dapat pag-aralan natin ano yung state ngayon do sa mga European countries na tumiwalag na do sa hindi, parang wala na. Hindi na pandemic yung trato nila, normal na, parang tinitreat lang ordinary flu. Dapat pag-aralan, pero dapat bilisan din yung pag-aaralan. Sa isang news release, sinabi niyang maganda ang build-build-build projects ng Administrasyong Duterte. Pero nais din niyang ibalik ang public-private partnership o PPP ng Administrasyong Aquino. Dahil baon ng bansa sa utang, paraan daw ang PPP para magpatuloy ang mga pagtatayo ng infrastruktura na hindi masasakripisyo ang budget para sa iba pang mahalagang proyekto sa bansa. Wala namang public engagement ang katandem niyang si Senate President Tito Soto. Pero sa isang press release, sinabi ng Lacson-Soto tandem na edukasyon, agrikultura at kaligtasan ng publiko ang top 3 na pagtutuunan ng pansin ng magkatandem. Walang public activity si dating Senador Bongbong Marcos. Sa isang news release, idiniin ni Marcos na matibay ang kanilang samahan ni Mayor Sara Duterte. Tinukoy niya ang mga fake news tungkol sa umano'y secret meeting ng kanyang kampo sa kampo ni Senate President Tito Soto. Ginagawa raw ito ng mga desperadong politiko na may intensyong pahinain kundi man mahati ang samahan nila ni Mayor Sara. Sabi ni Soto, wala raw siyang ideya sa mga sinasabi ni Marcos. Sana raw ay huwag na siyang idamay sa mga ganitong uri ng kontrobersya. Sa parking ng King Dome ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, ang kick-off ng Mahalin Natin ang Pilipinas ride sa pangungunan ni Vice Presidential Aspirant Mayor Inday Sara Duterte. Kasama nito ang senatorial aspirants sa sina Jinggoy Estrada at Harry Roque. We hope that this will highlight ang ating panawagan para sa lahat na sama-sama tayong pabangon muli, mahalin natin ang Pilipinas. Sa 28 araw na ride, unang stopover nila ang Tagum City sa Davao del Norte kung saan nagkaroon ng inaugurasyon ang Masada o Marcos Sara Duterte Alliance Headquarters. Nagkaroon din ng inaugurasyon sa kanilang headquarters sa Bislig City sa Surigao del Sur. Assalamualaikum. Sa kanyang programang Sara All for You, panauhin naman ng alkalde ang senatorial aspirant at dating Chief Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo. Naaresto naman ang CIDG ang dalawang suspect na nagpakilalang kaanib ng BBM Sara Unit Team sa Barangay San Bartolome sa Quezon City. Ang mga suspect daw ay nanghihingi ng pera sa ilang local government officials at negosyante. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ni Marcos sa si Attorney Vic Rodriguez na walang katotohanan na ipinangako ng mga suspect na membership at milyong pisong halaga ng campaign funds sa mga local candidates. At ito raw ay paninira sa kanilang kampanya. Sa pagsalang sa Manila Bulletin Hot Seat, isinusulong ni dating Defense Secretary at Presidential Aspirant Norberto Gonzales ang pagpapatupad ng National Mobilization Plan na magsasanay sa 10 hanggang 20 milyong Pilipino para ipagtanggol ang bansa mula sa mga nais umagaw sa ating teritoryo. Wala namang public activity si Manila Mayor Isko Moreno. Pero sa post sa kanyang official Facebook page, sabi niyang isusulong niya ang food security sa bansa. Prioridad daw niya na magkaroon ng pagkain sa mesa ng bawat Pilipino at magagawa raw ito ngayong pandemya sa pagbibigay ng ayuda sa mga tao. Ang ani raw ng mga magsasaka, bibilhin ng gobyerno sa tamang halaga at ipamamahagi sa pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Ginagarantya raw niya na hindi malulugi ang mga magsasaka.
Si Doc Willie Ong, isinusulong naman ang pagkakaroon ng mental health czar ngayong pandemya. Sa isang news release, sabi ni Ong, mas naramdaman daw ang mental health issues ngayong pandemya tulad ng depresyon at away sa pamilya at kailangan itong tugunan ng pamahalaan. Yan din ang pagsa ng Facebook Live ni Ong kasama ang mga senatorial aspirants na sina Carl Balita at Samira Guto. Sa isang online kwentuhan kasamang iba't ibang sektor kagabi, sinabi ni Vice President Lenny Robredo na dapat palakasin ang sektor ng edukasyon at gawin itong accessible sa lahat. Nais rin ni Robredo na agad manumbalik ang face-to-face classes sa low-risk areas basta't nakalatag na ang safeguards tulad ng pagbabakuna at libreng testing. Bukod sa pagbuhos ng pondo sa edukasyon, magtatatag din daw si Robredo ng Multisectoral Education Commission para bumuo ng roadmap para maitaas pa ang antas ng edukasyon sa bansa. Siyempre, ang gusto natin, mga batang mas analytic, mas makuhusay, mas maliksi ang pag-iisip, mas malikhain, mas malawak ang kaalaman, nakakasabay sa anumang larangan kasi dito din nakasalala yung saan ba patutungo yung ating bansa? Samantala, 95 na mga dating mga kalihim, opisyal ng gobyerno at mga dating AFP Chief of Staff sa ilalim ni dating Pangulong Benigno Aquino ang nagpahayag na ng suporta kay Robredo para sa pagkapangulo sa eleksyon 2022. Si Senator Kiko Pangilinan pinamamadali ang paglalabas ng ayuda sa mga magsasaka at mangisda na nakapaloob sa 2022 budget kasunod ng pagtaas na naman ang presyo ng krudo. Sa isang news release, sinabi ni Pangilinan na direktang nakaka-apekto ang oil price hike sa mga magsasaka at mangisda na naipapasa sa presyo ng ani at huli. Kung matutulungan daw ang mga nasa sektor ng pagkain, matutulungan ding makontrol ang presyo ng mga bilihin. Walang public event si Senador Manny Pacquiao. Ang kanyang katandem na si House Deputy Speaker at Buhay Party List Representative Lito Atienza humarap sa Super Radio DZBB, Ikaw na ba? The Vice Presidential Interviews. Nang tanungin tungkol sa plunder case na inihain sa kanya noong 2011, noong siya ay DENR Secretary pa at Chairman ng Passive Rehabilitation Commission, sinabi ni Atienza na wala raw nangyari sa reklamo. Itinanggi rin niya ang mga alegasyon na may investment siya sa mining companies noong DENR Secretary pa siya. Giit ni Atienza, wala siyang bahid ng anomalya sa lahat ng taon niya sa serbisyo publiko. Congressman, malinis kayong humaharap ngayon sa taong bayan. Yung pong malinis. Wala akong hinaharap na kaso sa korte. Pag ikaw naman ay public official at naireklamo ka, walang ibig sabihin yon. Kailangan mapatunayan guilty ka. Victoria Tulad, Ian Cruz, Salima Rafran, buong puso para sa Pilipino. Unang Miyerkules ng buwan ng Pebrero at naka-alert level 2 na ulit ang Metro Manila, kaya mas marami nagsimba ngayong Baklaran Day. Mula sa Baklaran Church, may unang balita live si Bam Alegre. Bam! Maris mo ng umaga, bukas sa publiko ang gate ng simbahan ng Baklaran, pero kung walang vaccination card, hindi ka makakapasok. Mas maraming tao ang nagsisimba ngayon sa simbahan ng Baklaran. Bukod kasi sa unang Miyerkules ng Pebrero, nasa alert level 2 na rin ang Metro Manila. Pero hindi pa rin tapos ang banta ng virus, kaya mahigpit na ipinatutupad, dapat may vaccination card ang mga magsisimba. Si Joanne Aldea, dito sa simbahan unang pumunta matapos makarating kanina sa PITX mula sa Daet Camarines Sur, bagong salta siya sa Maynila at nais niya sanang humingi ng gabay. Kinakabahan pa po kasi kahit fully vaccinated, natatamaan pa rin ang nahawaan pa rin ng corona. Sana po matapos na itong epidemyang ito para lahat ng tao okay na. Ngayong alert level 2, kahit papaano na ilalabas na ni Hill kasiguran ng kanyang mga anak. Pero bawal pa rin sila sa loob ng simbahan, kaya dito na lang muna sila nakinig ng misa sa labas. Sana makakan na mas lumuwag pa sana tayo at mawala na yung lumalaganap na pandemya dito sa atin. Tsaka mas makakalabas na rin yung mga bata, nakakapag-enjoy sila sa labas kasi hirap na rin talaga, nakakulong lang sila sa loob ng bahay. Marisa, nakikita nyo ngayon, ito yung sitwasyon sa harap ng simbahan ng Baklaran ngayong alas 7 ng umaga. Sila ay may mga nakapila at papasok sa simbahan para sa susunod na misa na nakaschedule matapos yung ongoing ngayon. At mahigpit pa rin yung panuntunan sa health and safety protocols, no? Kailangan pa rin manatili yung distansya at magsuot ng face mask dito sa loob ng simbahan.
Dahil malari ito sa Baclaran, Bamalagre, buong puso para sa Pilipino. 70 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Pasig City. Ang pinagmulan umano ng sunog, naiwang nilulutong pagkain. Narito ang unang balita ni Oscar Oida. Bukod sa napakakitid, balot pa ng usok ang daan ng kailangan pasukin ng mga bumbero. Maabot lang ang sentro ng apoy na lumamon sa mga bahay sa Asmin Street, Barangay Pineda, Pasig. Nagtakuha, kailangan ilabas mo natang gamit. Way back 4 years, gantung-ganto rin yung pangyayari. Nakaka-trauma talaga. May 90 years old kaming matanda. Kaya nilikas na rin namin yung sa kabilang bahay. Dahil yari sa light materials ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Agad naman umanong nakaresponde ang mga bumbero kung kaya't naagapan ang lalo pang pagkalat ng apoy. Napakadaling kumalat po. At itong area po na ito ay nakita po natin, napakasikip. So yun po ang naging challenges po natin. Napakahirap mapenetrate po ng mga bumbero po natin ang area. Umabot sa ikalawang alarma bago ganap na naapula ang apoy. Walang napaulat na nasawi o nasaktan sa insidente. Nasa 20 bahay ang natupok ng apoy at 70 pamilya ang nasunugan. Base sa inisyal na imbestigasyon ng BFP, naiwang nilulutong pagkain ang sanhi ng sunog. Huwag nating pabayaan ang niluluto po natin sapagkat ito po ay maaaring panggalingan po ng sunog, lalo na kung ang kabahayan po natin ay made up of light materials. Nakikita po natin napakadali pong masunog, napakadaling kumalat po ang sunog. Yan ang unang balita. Oscar Oida, buong puso para sa Pilipino. Malungkot na binalita ni Bettina Carlos sa IG na nakaranas siya ng miscarriage. Nag-post si Bettina ng picture ng pregnancy test result ultrasound at mensaheng "A child who dies in the womb has fulfilled his purpose." Sabi ni Bettina sa umpisa ng caption na "We were pregnant and then no more." Sabi niya na way magkaroon ng kapayapaan ng mga inang hindi nakaranas na mahagkan ang kanilang anak. Nagpasalamat din si Bettina sa Panginoon dahil sa maigsing panahon ay nakaranas sila ng fresh hope at new joy. Bumuhos naman ng messages of support at pakikiramay mula sa kanyang friends and followers. Nagbabala ang World Health Organization kaugnay sa maraming medical waste ngayong COVID-19 pandemic. Pinatayang nasa libu-libong tonelada na mga gamit ng hiringgilya, test kits at iba pang personal protective equipment ang naitatapon sa mga sanitary landfill sa buong mundo. Posible raw itong pagmulan ng sari-saring sakit kung hindi wasto ang pagtatapon. Pinag-iingat ng WHO ang mga komunidad na malapit sa landfill, lalo't posible raw na pagmulan ng hawahan ang mga hazardous waste. Dito sa Pilipinas, 8 bata nagpositibo sa COVID-19 sa Virac, Catanduanes matapos maglaro sa baybayin kung saan itinapon ang libu-libong hazardous waste materials. Narawagan din ang WHO na bawasan at paggamit ng plastic sa mga PPE at gumamit na lang ng mga reusable at recyclable materials. Problemado ang ilang magsasaka sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Norte matapos masira ng baha ang kanilang mga pananim na gulay. Sa bayan ng San Nicolas, nabulok na dahil sa baha ang mga pananim na bawang, patola, kamatis at iba pang gulay. Inararo na lang ang mga pananim at papalitan na lang daw ng mga magsasaka. Ganyan din ang sitwasyon sa Pidig. Inani na lang din ang mga sitaw at ibibilad para maisalba. Masira din ang iba pang mga pananim gaya ng mais. Halos 50% ng pananim na tabako naman ang nasira sa bintar. Umaasa mga magsasaka na may maisasalba pa sila ngayong mas maaraw ng panahon. Nagka-landslide naman sa Barangay Banggaan sa Banawe, Ifugao. Pansamantalang hindi nadaanan na isang linya ng kalsada. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Inilunsad ng Philippine Postal Office ang 2022 Year of the Tiger Commemorative Stamps. Ayon kay Postmaster General Norman Fulgencio, simpleng paraan nito para ipagdiwang Lunar Year, lalo't marami raw aktibidad ang kanselado dahil sa COVID pandemic. Available na mga stamp, souvenir sheet at official first day covers ito simula noong January 31 sa Manila Central Post Office sa Liwasang Bonifacio. Para sa mga interesado, pwedeng bisitahin ang official Facebook page ng PhilPost. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.